Kenneth Doremdens at Daniel Defonso, ilan lamang sila sa mga na-headline sa PBA dahil sa napakalaking offer na binigay para lang makuha sila ng isang team. Kabilang dyan ang player sa ating video ngayon na si Elmer Boy Cabahog na nakuha ng Pepsi sa halagang 20 million pesos. Tara mga quiz, ating balikan ang mga pangyayaring ito sa PBA at ating alamin kung ano na ang buhay niya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Elmer Cabahog ay ang ikatlong henerasyon bilang representative ng Cabahog clan sa pagbabasketball. Ang kanyang lolo at ama ay dating naglalaro sa University of Visayas Green Lancers way back 1950s. Lumipas ang 30 taon, 1980s, ang isa pang Cabahog sa pamilya na si Elmer ay nadiskubre sa St. Louis School at naging junior player sa CSAA. Gaya ng inaasahan, sa UV Lancers din siya nagkolehiyo. Pagdating sa basketball team, unang salta pa lang ay agad na nanalo ng MVP taong 1981 at MVP ulit taong 1983. Isang gwadya na pure shooter at swabe tumira. Sa kanyang galing ay kinuha naman siya ng Mama's Love at kalaunan ay kinuha rin ng RFM franchise sa Swift sa PABL. Lingid po sa inyong kaalaman, siya rin noon ay nakapaglaro sa NBA sa Pangasinan team. Bago pumasok sa pro ranks ay nagkaroon siya ng konting stint sa national team. Noong 1999, nagpa-draft siya sa PBA na pinili naman ng Alaska. Buena sa Alaska na nakatagpo sila na isang legit shooter na kayang tumapat sa sniper na si Alan Kaydick. Si Elmer ay tinawag noon na The Silencer sa kanyang rookie year, na pabilang siya sa All-Star selection at sa kanya din binigay ang All-Star MVP. Noong 1991 na i-trade si Elmer patungong Pure Foods ang kapalit si Jojo Lastimosa. Dahil sa kanyang kalibre sa tres, tinulungan niya ang Pure Foods sa All Filipino Cup Finals at ang Hot Dogs ay nagkampiyon. 1992 si Elmer ay napabilang sa Mythical Second Team. Sa 3 seasons niya sa Pure Foods, nanalo siya ng 2 titles. Habang tumatagal ang pananatili niya dito, si Cabahog ay gusto ng mas malaking kontrata. At mas magandang terms. Kinausap niya ang Pure Foods management tungkol sa kanyang demand, pero sa request ni Elmer ay hindi ito ay naprobahan ng mga boss. Instead, ay pinag-sign na lang siya ng kontrata for 1 year. Pumayag naman si Elmer. 1994, tila hindi na nasisiyahan si Elmer sa Pure Foods. Ninais niya na matrade at mapunta sa team na kayang ibigay ang kanyang request. Sa taong ito, agad kinuha ng Pepsi ang opportunity na makuha si Elmer. Naging headline siya ng balita nung inoferan siya ng 20 million contract sa Pepsi. Ang offer na ito ang isa sa pinakamalaki sa history ng PBA. Umalis si Elmer sa Pure Foods at natupad na ang kahilingan niya na ma-trade sa Pepsi. Mega hot shots. Sa paglipat niya sa Pepsi, siya ang naging main man sa team at nakakapagtala ng magagandang record sa PBA. Gaya na lamang ng 473 triples at pinangunahan niya ang lahat sa 3-point field at sa kanya din binigay ang Sportsmanship Award. Sa buong 1994 season, si Elmer din ang una sa scoring at nagtagal siya sa Pepsi ng 2 taon. Isa ito sa mga finest shooter ng PBA na kahit ito lang ang major skill niya, pero consistent naman sa lahat ng anggulo at sa lahat ng oras kahit matatangkad pa ang bantay. 1997 na i-trade siya sa Santa Lucia Realtors, pero dito na rin nagtatapos ang kanyang basketball journey nung huminto siya taong 1998. Sa 2 seasons niya sa Santa Lucia, alam ng management na si Elmer ay may ibang nais sa buhay kasama ang buong angka ng Cabahog. Sa lahat ng shooters na napag-uusapan, si Elmer Cabahog ang isa sa mga underrated at hindi pinag-uusapan sa media. Sa kausayan niya sa tres at perimeters, tunay na siya ay dapat tumatak ng malaki sa PBA. 2001 si Elmer ay naging coach ng University of Visayas hanggang 2010 at alam nyo ba na under sa kanyang wing, ang UV ay nanalo ng 9 straight titles. Ilan sa mga tinuruan niya ay si JR Kinyahan at Greg Slaughter. Malaki din palang talento niya sa pagko-coach.
Teka, nasaan at ano na nga ba ngayon si Elmer Cabahog? Siyempre, sa mga taga Mandawi Cebu dyan, pakikumusta naman ako kay Idol. Doon po siya naninirahan kasama ang kanyang masaganang pamilya. Siya ho ngayon ay isa ng politician doon kasi ang Cabahog clan ay naging linya na rin ang politika. Meron silang bagong grupo doon sa Cebu na itinayo na kung saan isa siya sa mga leaders. Layunin nila na gawing bago ang Mandawi at maging masagana ang buhay ng mga tao doon. Siya ay panalo hindi lang sa court, kundi sa pamilya niya at sa kanyang profesyon. Yan si The Hitman, The Silencer, Elmer Boy Cabahog. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Arnel Sebastian, Mario Bruno, Jean Paul De Castro, Armelin Ecoy, Jay Galdod, Bonbon Pataguan, Papa Jams TV, El Barrios, Kerwin Ibanez, Eric Parangway, Ayumi's Kitchen, Pedro Balite, Tim Kian, Arcedi Guzman, at kay Mindoro Kid.